Hi guys, it's me again, Kuya Mupit. So, panibagong reaction video ulit. Ang gagawin ko, kaugnay doon sa napapabalita doon sa isyong lalaki na nagbigtik. So, ang reaction natin ay para dito sa asawang nasa Saudi na nagbigay na ng saloobin niya at galit. Panoorin natin. Oh, wait lang. Parang feeling ko, sa kaso na to, parang alam mo yun, parang hindi siya yung literal na suicide. Parang it's not a suicide itself, but more, you know, the emotion killed him. Parang emotional murder yung nangyari sa kanya. But anyway, pakinggan natin itong sa loobin ng kanyang asawa. Pinara sa asawa ko. Pinagpipista niyo ang maigi ang pagkamatay ng asawa ko, mga putang ina ninyo. Ngayon, nailibing ng asawa ko. Sige, ako ngayon magsasalta. Kung makapanghusga kayo sa akin, inam. Sige, mag-comment kayo ngayon. Sobra na, sobra na. Sobra na ang sinasabi niyo sa akin. Bakit alam niyo ba ang punot dulo sa pagkamatay ng asawa ko? Ha? Hindi niyo ba alam? Gusto niyo pa isa-isahin ko? Gusto niyo pa isa-isahin ko ang punot dulo? Sumusobra na kayo. Hindi na nakakatuwa ang mga pagpo-post niyo sa video ng asawa ko. Sobra na, sobra na. Hindi nyo alam kung gaano ako nasasaktan at hindi nyo alam ang punot dulo kung makapanghusga kayo sa akin. Eto ngayon, ako nakaharap nga ako ngayon sa social media. Nakaharap ako para sa inyo. Hindi ako nahihiya. Sobra na talaga. Sobra na. Hindi nyo alam kung gaano kasakit na nandito ako sa abroad ng asawa ko nandito. Nandito asawa ko sa puso ko. Pero kayo, humuhusga sa akin. Bago nyo ko husgahan, alamin nyo muna ang punot dulo kung ano ang pagkamatay ng asawa ko. Sumusobra na kayo. Grabe na ang mga sinasabi nyo sa akin. Hindi na nakakatuwa. Sobra na. Hindi ako nahihiyang humarap dito sa Facebook. Hindi ako nahihiyang humarap. Ngayon na nakalibing ng asawa ko, sige, mag-isa-isa kayo, isa-isahin nyo. Isa-isahin nyo ang tanong sa akin at sasagutin ko kayo. Okay, isa-isahin ang tanong natin. So, sabi mo hindi ka dapat hinuhusgahan kasi hindi naman namin alam ang punot dulo kung bakit nagpakamatay ang inyong asawa. RIP po, sir. So, ang tanong ko, baka kasi nagkakamali lang ang sambayan ng Pilipino, di ba? Kung bakit ka nahuhusgahan. So, ang tanong ko, bakit ka nakipaglantari sa best friend ng asawa mo at nakipagtanan, sumama ka sa kanya ng isang taon pa lang yung anak ninyo ngayon. Hindi ko alam kung ilang taon na yung anak niyo. Parang 5 years old na yata yun. So, hindi po sa akin galing yan. Hindi po galing sa mga citizen, netizen natin dyan, sa mga nag-share ng video. Hindi po sa akin. Galing po yan mismo at lumabas sa bibig ng asawa niyo bago siya mamatay. Pangalawa, nung sinabi mong mag-a-apply ka, eh may tumawag sa'yo, lalaki, at ang asawa mo ang nakasagot. At sinabing, sino ito? Bakit ka tumatawag sa number ng asawa ko? At ang ginawa ng caller, binaba at nag-text at sinabi, bakit hindi mo sinabi sa akin may asawa ka nung nag-sex tayo sa hotel? Yan. Ngayon, tanungin mo sa sarili mo, dapat ka bang husgahan? Kasi hindi po sa akin galing yan, hindi po galing sa mga tao yan. Galing po yan mismo sa bibig ng asawa mo bago siya magpakamatay. Ayan po yung mga hinanakit niya sa'yo, sa mga katarantaduan ginawa mo, sa mga kalokohan mo, sa mga kababuyang ginawa mo. Ngayon sasabihin mo hindi ka dapat husgahan. Ngayon sinasabi mo dapat kang pagkatiwalaan ng asawa mo. Diba? Sayin niyo ang tanong sa akin at sasagutin ko kayo. Sasabihin niyo sa akin na pinabayaan kong pamilya ko. Hindi ko pinabayaan ang pamilya ko, mga putang ina ninyo. Wala kang karapatan para
Wala kang karapatan para manghimasok sa buhay namin mag-asawa. Hindi nyo alam ang punot dulo. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo alam ang punot dulo. Bakit ang mga kapatid ng asawa ko, hindi ako sinisisi. Kayong mga tao na hindi nyo kilalang buhay namin, sinisisi nyo ako. Ayoko magmura, pero bakit sumusobra na kayo? Sumusobra na kayo. Sobrang sakit na ang mga sinasabi nyo. O baka naman para manahimik kayo, eh ako naman ang magpamatay dito. Hindi na kayo nakakatuwa. Sobrang sakit na. Sobrang sakit na. Sobrang sakit na. Hindi nyo alam na nasasaktan ako. Sobrang durog na durog ang puso ko. Hindi nyo alam. Grabe nyo ako, sigahan, grabe nyo ang pagsalita ng mga Tebalan. Bakit? May problema ba kayo? May problema ba kayo? May problema ba kayo na nanlalaki ako dito sa abroad? Galing na nga sa bibig ng asawa mo eh. Kung sa Pilipinas nga, harap-harapan na gagawa mo sa kanya ang manlandi, ang makipaglandian. May anak pa kayo ah. Sa Pilipinas yun, harap-harapan. What more kung nasa abroad ka? Sinong makakaalam nun? At kaya nga siguro naisipan ng asawa mo ang magpatiwa ka dahil may nalaman siya eh. Diba? Hindi nyo ba alam ang pataanan dito sa Saudi? Kapag nakapag-hindutan dito sa lalaki, hindi nyo ba alam? Sobra na kayo at sobrang sakit na sinasabi niya sa akin. Ngayon naharapin ko kaya, sige, magsi-comment kayo sa video ko na to. Magsi-comment kayo. Mga kapatid nga ng asawa ko, sinasabi sa akin na pabayaan ko na, pabayaan ko na. Kasi wala na kami magagawa, kumalat na sa social media ang video ng asawa ko. Pero bakit ganyan? Hindi nyo man lang iginalam ang paglulungsan namin sa asawa ko. Nakikiusap kami sa inyo, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkakalat niya sa binyo ng asawa ko. Sumusama na kayo, sumusama na kayo. Baka naman matutuwa na kayo kapag ako naman ang magpamatay dito. Hindi ko na kaya, hindi ko na hindi na tumagos sa puso ko mga sinasabi niyo sa akin. Hindi nyo. Sobra na. Ang sakit nyo. Ngayon kaya magsipos ngayon na. Ngayon kaya magsipos. Ngayon nyo lahat sabihin sa akin at sasagutin ko kayo. Ngayon kayo magtanong sa akin. Sasagutin ko lahat ng tanong nyo sa akin. Hindi nyo alam ang punot dulo. Hindi nyo alam ang punot dulo. Sobra na kayo. Sobra na. Ang sakit na ng mga sinasabi nyo sa pagkatao ko. Nagpunta ako dito sa abroad para sa pamilya ko. Pero bakit ganyan mga sinasabi nyo sa akin? Hindi nyo alam kung gaano ako nasasaktan sa pagkamatay ng asawa ko. Hindi nyo alam. Alam nyo kaya nagawa ko itong video na to. Hindi ko na matay pa mga sinasabi nyo sa akin. Oo, puro ako ang nasa video na sinasabi ng asawa ko. Pero hindi nyo alam ang punot dulo. Bago nyo ako hanggang, tanungin nyo muna ang lahat na nakakakilala sa akin. Anong ipinaglalaban nyo para sa akin? Sa pagkamat... Tandaan mo, hindi lahat ng nakakakilala sa'yo ay kilala kang lubusan. Bakit? Lahat ba na nakakakilala sa'yo? Sinasabi mo ba ang buong pagkatao mo? Sinabi mo ba na nagpaglandian ka sa best friend ng asawa mo? Na may tumatawag sa'yo? Na nakasets mo sa hotel? Sinabi mo ba yan sa lahat na nakakakilala sa'yo? Siyempre, hindi mo sasabihin yun. Diba? Kasiraan mo yun eh. Ano, sinabi mo sa mga nakakakilala sa'yo na ginawa mo yun, tapos kinonsinti ka? Ganon?
Yan, sasabihin mo, hindi ka dapat husgahan. Aba, magaling. Ay, ng asawa ko. Gusto nyo, ipakulong nyo ako? Sige, go ahead. Lalabanan ko kayo. Ihaharap kahit saan, haharap ako. Utang, ina ninyo. Hindi na kayo naawa. Pati anak ko, dinadaman nyo sa pag-post nyo, mga putang ina nyo. Unang-una po, madam, ikaw po ang walang awa. Dinamay mo ang anak mo sa mga kalokohang pinagagawa mo. Kaya nga nagpakamatay ang asawa mo dahil hindi na matiis yung ugali mo. Diba? Ikaw ang nandamay, ikaw ang sumira sa pamilya mo. Kawawa naman yung asawa mo dahil ikaw ang napangasawa. Nung dahil sa'yo, nagkaganyan siya, pati anak madamay na sa inyong dalawa. Kung sisihin ng ibang tao sa ginawa mo, sisihin mo ang sarili mo. Sa totoo lang, bakit yan ang ikakasaya nila? Yan ang ikakasaya nila siguro kapag ako nawala. Kasi halos lahat ng tao ako sinisisi sa pagkamatay ng asawa ko. Hindi nila alam ang punot doon ako saan nagsimula. Masakit na ito, panalado, bala. Siyempre na ang pagtapak sa pagkatao ko. Oo, sinaamig ko. Nagkamali ako sa asawa ko na nasa Pilipinas pa ako nang dahil sa kahirapan namin noon sa buhay. Pero na nandito ako sa abroad, never ako nagluko dito sa abroad. Oo, diba? Sa'yo din galing, nagluko ka nang dahil lang yun sa kahirapan ng buhay. Imagine mo yun, naghihirap lang ang buhay, nahirap ka sa buhay. Landian agad ang iisipin mo para mabuhay. Aba, magandang idea. Eh, what more ngayon kung nasa abroad ka na? Eh, nasa abroad ang pera, di ba? Siyempre, gagawin mo lahat. Sasabihin mo, matino kang babae na hindi ka dapat inuusgahan. O, malabas na sa bibig mo, oh. Sobra na kayo. Ngayon kayo magsi-comment lahat. Sige, magsilabas kayo lahat. Talaga, magko-comment ako. Tang ina ninyo, hindi ako marunong ano. Hindi ka marunong ano. Ngayon na inilibing na ang asawa ko. Ngayon na inilibing na siya. Sige, magsilabas ang mga nagko-comment sa Facebook. Pasensya na po ah. Kasi kahit dun sa mga tao makagalit ko sa ginagawa ko, ako'y nagre-react lamang. At gusto ko lang na i-share yung opinion ko sa nakita ko sa video nito. Parang kumukuha, madam, parang kumukuha ka ng sympathy. Kasi simulat sa umpisa, umiiyak ka na eh. Parang mukhang hanggang sa matapos tong video na to, umiiyak. Parang hindi ko nakikita yung sinceridad, kundi puro iyak lang. At puro blame doon sa mga tao nag-share. Hindi katulad nung, mas bilib ako doon sa asawa mo sa kabila ng ginawa niya yung buong tapa niyang hinarap yung problema kahit na hindi maganda yung hinahantungan niya. Hindi siya nagpakita ng awa sa sarili niya. Ang tapang ng loob niya, pero sana hindi to matularan ng iba. Sumusobra na kayo, hindi nakatanungan ang mga ginayon, mga pag-apang humusgan sa akin. Dapat bago kayo yung bago nyo ako hinusgahan. Dinalam nyo muna ang punot dulo. Bakit? Hindi ba kayo tao? Tangan ng mga hayop kayo, mga demonyo ko. Ngayon ako makakapagsalita. Ngayon ako magsasalita sa inyo. Mag-comment kayo lahat. Sasagutin ko lahat ng tanong nyo. Sobrang na kayo. Nakakasakit na kayo. Nakakasakit na kayo. Sobra na, hindi ko na kaya. Nagpapakatatag ako dito para sa anak ko, pero ganyan. Ganyan ang sinasabi niyo sa akin. Hindi niyo man lang pinapakinggan ang send ko. Tapos sa social media,
kay Jack, mumurahin niyo ako, sasabihan niyo ako ng malandi. Sasabihan niyo ako ng makate. Bakit may pumeba ba kayo para sabihin sa akin ng ganyang salita? Maniniwala akong malandi talaga. Sobrang sakit ang mga sinasabi niyo sa akin. Ngayon na nakalibing ng asawa ko, sinang magsalita kayo. Eh, mas sasakit pa ba? Iniisip mo yung sakit na nararamdaman mo? Dahil sa mga naririnig mo at sinasabi ng ibang tao, may mas sasakit pa ba sa nararamdaman ng asawa mo? Sa kabila lahat ng ginawa mo? May mas sasakit pa ba sa nararamdaman ng asawa mo? Kaya nga siya humantong sa kamatayan dahil sa'yo kasi hindi niya nakayanan yung sakit. Tapos ikaw, yung mga naririnig mo lang sa ibang tao, piling mo, pinagtutulungan ka na, piling mo, sobrang sakit na, piling mo, buhat mo na ang mundo. Eh, what more yung nararamdaman ng asawa mo kung bakit siya nagpakiwakal? Yun lahat ay dahil sa'yo. Mas masakit pa ba yung nararamdaman mo kaysa sa nararamdaman ng asawa mo? Isip ka nga. Hindi na. Sobra na talaga. Baka naman gusto nyo na sabihin nyo na ito ay gawin ko ang pagpapamatay ng asawa ko. Baka gusto nyo gayahin ko ang pagkakamatay ng asawa ko para maging masaya ang mga putang ina ninyo. So, ito nga, pwede ba nating malaman, matukoy, kung ano yung dahilan ng pagpapakamatay niya? Kasi parang sinasabi mong hindi ikaw ang dahilan eh. So, may iba pa bang dahilan? Kasi hindi mo pwede isili sa ibang tao pagpapakamatay niya dahil sa'yo nga lang naman siya naglalabas ng saloobin. Dun sa video niya, ikaw ang sinisisi niya. Tapos sasabihin mo, hindi ikaw, sa ibang tao ka nagagalit. Sinasabi ng mga kapatid ng asawa ko na pabayaan ko na ang mga nagpupos, hindi na maaano yan, hindi na mapipigil ang magpupos sa video ng asawa ko. Sinasabi ko sa inyo, parang away na, itigil nyo na ng pagkalat sa video ng asawa ko. Siguro nga matutuwa na ang lahat. Kapag ako ang sumunod sa asawa ko, hindi ko na kaya ang paghusga sa akin. Hindi ko na kaya ang paghusga sa akin ng mga tao.
Yes, madam, hindi po kami magkakapera, pero siguro injustice para doon sa asawa mo na dapat sana panagutan mo. Kasi hindi niya deserve yung isang katulad mo eh. Diba? Yung justice kung bakit siya nagpakamatay. Hindi niya man lang, oo, puro naisip. Hindi niya man lang naisip ang anak ko. Pati anak ko, isasama niyo sa buong niyo mga putang ina ninyo. Wala kayong mga puso. Mahayip kayo. Ayoko magmura sa video na to, pero sumusobra na kayo. Sumusobra na kayo sa sinasabi niyo. Actually, hindi po ang mga tao nakapanood sa video at nag-share ang nagdamay sa anak niyo, kundi kayo po mismo. Ikaw mismo, dahil ikaw ang gumawa ng gulo. Nadamay pati anak nyo. Diba? Kung naging matino ka lang sanang asawa, eh di sana, hindi kayo nagkaroon ng ganyang problema. Hindi sana kayo nag-viral. Diba? So ngayon, magagalit ka sa tao dahil kumalat ang video. Diba? Sobrang na kayo nakakasakit. Masakit na. Hindi nyo alam na sobra. Sobra ang pagkadurog ng puso ko sa si... Ngayon kayo magsilabas, ngayon nyo sabihin sa akin. Baka naman gusto nyo sa harap nyo. Sa harap nyo ako magpakamatay dito. Sabi ko lang dyan, bago mo huntingin yung mga taong nag-share ng videos na sinasabi mong para matahimik ang kaluluwa ng asawa nyo, eh, mas maganda siguro na sa halip na magpaliwanag kaya magpaliwanag sa haba ng video mo, puro punot dulo, matatapos ka lang lahat, wala ka pang sinasabing dahilan, eh, mas maganda siguro is pagbayaran mo na lang kung ano ang nangyari sa asawa mo. Hindi mo kailangan makulong para magbayad. Kapatawaran mo. Humingi ka ng tawad sa taong nagpakamatay sa asawa mo. Sinisisi mo ang ibang tao sa katahimikan ng kaluluwa ng asawa mo. Eh, ikaw nga itong dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Diba? So, ikaw ang dapat managot. Para matahimik na ang kaluluwa ng asawa mo, ikaw ang dapat managot. Dinedepensahan mong sarili mo na wala kang kasalanan. Pinasusunungalingan mo yung mga salitang binitawan ng asawa mo. Pinagmumukha mo siyang sinungaling sa mga pinagsasabi mo. Hindi ko malaman kung naghahanap ka ng simpatsya eh. Diba? Nagpapaliwanag ka, pinapasinungalingan mo yung sinasabi ng asawa mo. Patay na lahat. Imbis na hindi ka na lang nakapatawaran sa lahat ng ginawa mo, eh dinidinay mo pa na wala kang ginawang masama. Dinidepensahan mo sarili mo laban sa salita ng asawa mo. Nagpakamatay nga sa sama ng loob dahil sa'yo, di ba? Tapos isisi mo sa ibang tao yung ginawa mo. Pipilitin kong umuwi matapos ng to coronavirus na to. Pipilitin kong umuwi. Kung sino man kayo nagkakalat sa puhos na kasanang sa video ng asawa ko, tandaan nyo yan. Sobrang. So, ayun
guys, natapos ang video nang wala tayong nalaman. Puro punod-dulo lang. Ang masasabi ko lang eh, base sa video ng asawa mo at base sa statement din na inilabas mo, naniniwala ako doon sa mga sinabi ng asawa mo. Dahil sa video mo, wala akong napala. Wala tayong napatunayan sa video mo. Pero sa mga binitawang salita ng asawa mo, ando doon eh. May statement doon laban sa'yo na ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay, kung bakit yung nagawa yun dahil sa mga kalokohang ginawa mo. So ayun, kung ano may nararamdaman mo ngayon, ramdam ko na dapat deserve mo yung masaktan ka, na hinusgahan ka ng tao. Pero hindi pa rin solusyon ang pagpapakamatay para masolusyonan ng problema. Huwag po ninyong gagawin yan. Kahit po sino sa atin, lahat po tayo, kung may problema tayo, pag-usapan. At pag napag-usapan na, dapat hindi na po dapat inuulit yung mga kalokohang ginagawa natin. So ang lesson dito is, dapat makontento ka sa kung anong meron ka, lalo na pag may asawa ka. Diba? Mag-focus ka sa pamilya mo, huwag kang mag-focus sa pansarili mong kaligayahan. So, ayun lang po. Maraming salamat po. Sana magkaroon ng justice po nga nangyari.